Aalok yung maging state witness, ito po ang balak gawin ng Justice Department oras na makabalik sa bansa si dating Police Colonel Royina Garma matapos siyang maharang sa Amerika. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman pupunta raw sa Kamara bukas para kumprontahin ang Quad Committee na nagsasagawa ng mga pagdirig tungkol sa War on Drugs. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Nakalabas ng bansa si dating Police Colonel Royina Garma, ang dating police officer na nagbunyag sa House Quad Committee ng umano'y reward system sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama raw niyang umalis ang kanyang anak. She took PR 104 last Sunday. Sunday here, PR 104. She arrived in the U.S. in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. Pero naharang sila sa San Francisco Airport sa Amerika ayon sa DILG Secretary. Kansilado raw kasi ang kanilang U.S. visa. Apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbaka sakali yata siya na pumunta ron, dumating siya sa Amerika. Ang USINS ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they are in the process of being sent home here. Inaayos na ng Bureau of Immigration ang pagpapabalik sa kanila sa bansa. Oras na makabalik ng bansa si Garma, ayon sa Justice Secretary, aalukin nila siyang maging state witness. We intend to offer her witness protection for that matter. For the matters that the Quadcom is seeking from her. And of course, there are other things that we are conducting. Ang purpose naman ng case build-up is to make sure that those cases to be filed are strong cases. She may be part of it in one way or the other. There's no case against her. Pag uwi niya dito, she can just go home. She can, but we will offer her protection. Ang House Quad Committee, tuloy ang mga pagdinig. Sabi kagabi ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, dadalo bukas ang dating Pangulo. Pero ang nakatakdang hearing bukas, ipinagpaliban muna dahil may kinukumpirma pa raw sa mga testimonya ng ilang testigo. Sabi ni Panelo ngayong araw, tutungo pa rin daw si Duterte sa Kamara bukas para kumprontahin ang Quadcom sa pagpapaliban ng pagdinig nang hindi raw sila inaabisuhan. Gusto raw ng dating Pangulo na mag-schedule ang mga mambabatas ng 10 araw na marathon hearing. Pero sabi ng Quadcom, wala naman silang natanggap na kumpirmasyong dadalo sa pagdinig bukas si Duterte. Ang mga nauna raw nilang imbitasyon, inisnab naman daw lahat ni Duterte. We're supposed to have a November 13 hearing, but we decided to cancel it yesterday. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga, kuya? Hindi rin daw totoong wala silang abiso sa kampo ni Duterte dahil nagpadala raw sila ng sulat sa kanya na postponed ang hearing. Kagabi rin daw nag-message ang isang tauhan ni Duterte sa Quadcom para sabihin natanggap nila ang abiso at gusto raw ni Duterte makumpirma kung totoong kanselado ang pagdinig. Sa social media lang daw nalaman ng mga kongresista na balak ni Duterte na humarap sa Quadcom bukas. Bakit sa social media namin kukunin yung confirmation, di ba? I mean, kami naman, sumusulat naman kami officially. Hindi namin ina-announce sa social media na, iniimpitahan namin si dating Pangulo. At sa tingin ko, sila dyan yun. Kasi, Sunday pa lang pinag-uusapan na to eh. Kaya nga, yun yung, ano nila, yung style eh, di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation. Ayon sa Quadcom, hindi nila pwedeng ituloy ang pagdinig bukas para lang kay dating Pangulong Duterte dahil hindi lang daw ito ang imbitadong magsalita. Isa pa, may 3-day rule ang Kamara kung saan kailangang abisuhan ang lahat ng dadalo sa isang pagdinig 3 araw bago ito idaos. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.